highlight yung puntil ko, ay, pinaper niyo talaga. Agad agad. Ang TV. Ang TV, yes. Ito ang TV. 1992. 1992, wow. 1992 ako nag-start. Bagets pa lang, pangarap mo na ba na maging artista? Hindi, actually sa ang TV, ang nag-audition sister ko si Camille. Si Camille kasi, 1990, nag-Little Miss Philippines siya nung Itbulaga na sa ABS. Yes. Ganun na siya katagal. So, nung nagpa-audition si Mr. M for the new show, itong gag show na to, daming bata, sumama lang ako. Tapos until parang sinabi pa, sino pa bang gusto mag-audition dyan? And then, nag-audition ako. And then, we had series of auditions na nababawasan from thousands to hundreds, hanggang konti na lang kami. Ngayon, awa ng Diyos, natanggap kaming dalawa ni Camille sa ang TV noong 1992. Kung sino dito sa klase natin ang pinakamahilig mangopla? Hindi eh, sino ba? Sasabihin ko sa'yo kung sino sa isang kondisyon. Ano yun? Pakopyahin mo ko. Yeah! Yan kasi laro lang yan eh. Parang every Saturday, looking forward ka kasi nagsuschool pa rin naman kami. Priority pa rin naman yung ABS that time yung mag-aral yung mga bata. So, Monday to Friday, normal. Yung Saturday ko, para siyang playground. Kasi every Saturday, ang TV taping namin, iba-iba, minsan sundalo ka. So parang, ano yung mga dream ng mga bata? Baseball player ka, bumbero ka. Nagagawa mo lahat. Sharing the limelight with your sister Camille Prats, kamusta ang experience? Well, growing up, well, never naman kami nagkaroon ng ingitan. Maybe because yun din talaga yung talagang in-admire ko sa parents ko. Never nila pina-feel na parang mas angat si Camille or mas paborito siya. Lagi kami pantay. Pero growing up, kilala ako nung time na yan, kapatid ni Camille Prats. Yun yung name ko. Yung kapatid ni Princess Sarah. Kapatid. And then, nag-pick up na lang din yung career ko, teenager ako with heart.